Pinagpalang araw po para sa ating lahat. Dati na sa ating sa mga taga-subaybay ng ating snack break time cheers. Na habang nagmimerienda ho tayo ay makakapag-usap po tayo ulit on how to rebound. Ito pong ating series ngayon. At para sa mga first time po makarinig, I just want to remind you that when we are to get back from our setbacks, eh napaka-importante ho yung matutunan natin muna how to stop. Yan po yung ating unang season. Now, if you missed that, you can again look at our playlist or maaari mag-subscribe kayo para mapanood nyo pa po yung mga naunang episodes. Ngayon, sabi natin sa stop, we have to see where we are in comparison to where we want to go. Para maniwanag sa atin, then how to get there. We have to see that. Then we have to trust God for the, provision na meron sa atin, yung treasure natin, yung ano natin, yung time, yung obviously yung talent natin. And ganun din po, we need to also not to overlook the unseen realities ng buhay, yung po tiyatag nating spiritual realities. Kaya nga ho, we can pray, yung po yung stop natin. Then we also discuss about yung we are to look, no? To look for our part. Kaya nakita natin yan sa principles bigay ni Dr. Luke on how God helped the first four disciples niya na makarecover. Kaya po, we have to understand partnership, that God can make use of our condition to accomplish His purposes, and He wants you and me to be His partner. Kaya ho, napaka-importante, do you understand God's part and our part? Kaya nandun din, we have to admit na yung ating ginawa na natin lahat, we tried our best with our parang wisdom and with the ways that we understand, and yet walang nangyari. Kaya napaka-importante, we have to resign on our ways and follow God's ways. At pagkatapos, magtiwala tayo or trust tayo sa Diyos for the best result. Kasi siya naman na nakakaalam ng kinabukasan. Now, kahapon, sinimulan ho natin yung umpong issue ng listen. Kaya stop, look, listen. At ito po yung panibagong season, at nakita natin that one of our greatest challenges, no, para to get back is our inability to listen properly. Alam niyo po ba, ang sakit ng maraming tao, we easily get angry, we easily parang speak, tapos ang pinakamahirap sa atin is yung to listen. And to get back, we have to listen to ourselves, we have to listen to the people around us, and we have to listen to new realities. Now, as we enter to the new normal, napaka-importante that we are to listen to God. Alam niyo po, napakahalaga na lahat ng pinapakinggan natin, minsan kontra-kontra eh. Tingnan niyo ha. For example, para harapin natin yung problema natin ngayon. Anong sasabi? You use sanitizer, you use alcohol, you use mask. On the other hand, sasabihin naman nila, masama yung sanitizer, hindi nakakabuti yan, yung alcohol, hindi nakakabuti yan. Tapos yung always wearing mask, nagkakaroon din ng health issue yan. So, sino nang pakikinggan mo? So, malilito ka na talaga. Kasi nga, ito ang problema. Nobody really understands paano natin i-deal yung ating mundo. Unless we understand the God who really understands, parang who knows everything, the present, the past, and the future. Ang ganda ho nito, yung Diyos na kilala ko, based on the scripture, based on the Bible, yung Diyos na na-experience ko sa buhay ko, is a God who wants to communicate with us. And He is a God who wants to guide us. He is indeed a Father to those who believe in His Son, Jesus Christ, na gusto niyang i-guide, gusto niyang i-protect, gusto niyang turuan on how to live. Kaya nga, ang sarap po sa Diyos na ito, He desires for all of us to be fruitful in life. He wants na maging makabuluhan yung buhay natin. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya ho, nung nakita ho natin yan, that we need to listen to His instruction. So ngayon, tandaan niyo po itong word. The word, God, He speaks through us or through His word. Ano ho yung word na yan? Alam niyo, ang ganda ho sa Diyos, whether we admit it or not, ang Diyos po, nagbigay na ho siya ng mensahe sa atin. At binigay niya ho yung kanyang written word. Now, maaaring sabihin na ibang tao, teka, nalilito nga ako dyan sa written word eh. Then, hindi ko nga maintindihan yan eh. Hindi naman ho kailangan intindihin mo lahat. For the meantime, it's good to understand everything. Obviously, maganda yan. But for the meantime, why don't you focus on the things that you can understand? Yung mga hindi maintindihan, ipabasa Diyos mo muna.
And little by little, tuturuan ka rin naman ng Diyos eh. Pero yung maiintindihan mo na, i-apply mo na. Katulad ng sinabi ng Bible, ganito. The whole Bible, based on the Living Bible Translation, ha? 2 Timothy 3:16, niya, the whole Bible was given to us by inspiration from God. Yan. And is useful what? To teach us what is true and make us realize what is wrong in our lives. Diba? Doon pa lang napaka-importante na ano yung mga aayusin ko. Saan ako nagkamali? Ano aayusin ko? Lalo sa pagharap na to. Ito, malaking pagkakamali ng buong mundo to. Pero we need to also understand. Okay, ko ito pagkakamali, anong dapat nating ayusin? And sabi niya, look at this. It is God's way of making us well-prepared at every point. Now, yung bang, ito, sa maraming mga tao, nagpapahula pa, hindi naman masisigurado ka na manghula kasi hindi rin naman nila alam talaga kung ano mangyayari. Kung talagang manghula na yan, talagang effective yan, di sana lahat sila bilyonaryo na dahil nagkanda panalo na yan sa loto dahil mahuhulaan na pala nila kung ano lalabas. Pero itong Diyos na nagsasabi, tinuturo niya yung mga hakbangin na dapat natin gawin. Kaya nga itong amazing. Kung alam lang natin, di simulan natin sa maiintindihan natin. Huwag na natin muna intindihin yung hindi natin maintindihan. For example, one of his words na sinabi niya, napakalinaw, sabi niya, do not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. So yan po ay sa Galatians chapter 6, verse 9. Kung papansinin mo, wow, maintindihan mo, sabi niya, huwag kang sumuko. And would you believe, na ito, bibigyan lang kita ng sample, no? Sa daming tao niyan. Would you believe there was a guy, ang pangalan niya po ay Samuel Nathaniel Berman. He is an American playwright. Would you believe, 11 years siyang nagsusulat ng mga sulatin tungkol po sa mga play, mga script. And alam niyo po, na hindi man lang po siya nakabenta miski isa. Pero after 11 years, na hindi siya sumuko, just like what the Bible said, biruin nyo, nagtagumpay po siya and he became world renowned. During his time, yung may mga pelikula na inapaipalabas dahil sa mga sinulat niya, tulad ng mga No Time for Comedy, yung Me and the Colonel, Fanny, yung Gabby, Two-Faced Woman, ang dami pang iba. Pero 11 years ang kanyang inintay. Di ba napakagaling nun? Parang wow. And tingnan nyo po lahat ng karamihan, hindi lahat or karamihan na nagtagumpay, they never gave up in doing what is good. Kaya may I challenge you. You listen to God's word. Focus on what you can understand as of now. Kalimutan mo muna yung hindi mo naintindihan. Little by little, maintindihan mo rin yan. Pero you focus first on what you can understand. Alam nyo nga, sabi nga na isang manunulat. And sabi niya, ang pinakamahirap sa Bible, hindi nga yung hindi mo naintindihan eh. Ang nakakatakot yung naiintindihan mo. Kasi nga, ang totoo niyan, yung naintindihan mo, kung alam mo lang, ito'y makakatulong ng mabuti. Kaya nga ito, gusto ko lang i-end sa lagi kong sinasabi sa inyo. Ano sabi ng Bible? This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous. Then you will have good success. Can you imagine that? And to so many people, dahil sa biases nila sa isip, ayoko niyan, gawa lang ng tao yan, come on. Magbabasa ka ng aklat ng engineering, gawa din ng tao yan. Magbabasa ka ng aklat about math, gawa din ng tao yan. But you know it helped you. And di lalo na itong bagay na ito, because it is inspired by God Himself. Kaya may I encourage you, you read it well, and focus on what you can understand and listen. Listen to what it tells us na dapat nating ayusin sa buhay natin at gawin. And I'm telling you, you will not regret it. God bless us all.